Sale la mano, Spirito Santo. Amen. Sumeño, amo Panginoon. At sumeño. Mga kapatid, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa kapangyarihan ng Diyos at sa inyo, inyo mga kapatid, na lubahan ang magkasala sa isip, salita at sa gawa. At sa aming pagkukulang, kaya sinasama ko sa mga kapatid ng Maria, sa lahat ng mga meron mga balang, at sa inyo mga kawalan tayo ng mga pangyarihan ng Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagbabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama namin, makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagliliwang ng pagkakulay ng aming Panginoon at tagumpay, kami maging kapaging pagibaha, makinabang, sa ligaya ng kanyang dulot na kaligtasan, ngayong siya ay namamalikan, kasama ang Espiritu Santo, magkasawa ng Panginoon. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang magalak na nila ang ilang kumpulin at isinama si Juan na tinatawag ni Marcos. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito si Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio at Sirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarka si Herodes. Samantalang sila ay nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ipupunto niyo si Bernabe at Saulo. Sila'y dinirang ko para sa tanging gawain, inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinato nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayain. Kaya bumaba sa Seleucia si Bernabe at Saulo na sinugo ng Espiritu Santo at buhat do'y naglayag patungong Chipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nawa'y purihin ka ng mga likha
pagkat matuwid kang humatol sa banta. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Through His Son.
Kaya bahagi yun, ako susunod. Kasi kung sabi niyo pa, bakit yung Espiritu Santo may yung piyesta? Yung kung piyesta ng Espiritu Santo ay pagbaba, the Pentecost. Pagbaba ng Espiritu Santo. Yun lang po yung pinagpipiyesta natin. Above and below, wala na. It is always through our Lord Jesus Christ. Kaya nga, ipinapahayag ng isang Pagkilos na dito natin hindi na makilala ang Ama. Yung besta ng anak ay besta ng Ama. Kasi sila iisa eh. Kaya ang sabi ni Jesus, kaya ang pinasasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi. So, sinasabi ni Jesus na siya, tawagin ko ba, ang mukha ng Diyos. Kasi dito natin dito na nakikilala ng Diyos. At nais nila bang ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ni Jesus. We could not really know God of who really He is kung wala ang ating Panginoon sa Kristo. It will only be kung tawagin po natin na antong tayo sa marang espekulasyon. Pero naging kung titignan po natin ay concretized yung lahat ng sinasabi natin sa iyong tipat tungkol sa Diyos, ito ay maliwanag, hindi abstract, ngunit konkreto sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung ganun din po, kung ano ang pagtanggap natin kay Jesus, ay maliwanag na pagtanggap natin sa Ama. Kaya, hindi na kinakailangan na magkaroon ng sariling piyesta pa pa. Kasi, kung ano yung ginagawa natin sa anak, ay yung natatanggap ng Ama. Bahagi mo ng isang mas maliwanag ng Pagkilos na nawa mo ay higit natin maunawaan. Kaya kung salita through Jesus Christ sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung ito siya po, isang mas malalim na pagkaunawa o na tinatawag po natin ng bananas ang tatlo, isang patuloy na pag-inilay na higit natin na maunawaan na ipinamamanin sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Sapagkat sabi na natin ay without Jesus Christ ay mangyayari lamang ay puro tayo mismong speculation, puro tayo formula, walang konkretong makikita natin kung talaga ito nga ang ipinapahayag ng Ama. At yan yung maliwanag. Kaya ngayon, maliwanag, magiging mas maliwanag sa Ama. Ganito na yung kamahal ng Diyos. Kasi kita-kita natin sa passion and death and resurrection of our Lord Jesus Christ. God is merciful. Kasi maliwanag ngayon ang Ama. Maliwanag yung mercy ng Diyos nasa pamamagitan mismo ng pagpata ng mga dugo na nananalantay sa mga ugat ng Jesus ang siyang bubuwis sa ating mga pagkakasala. Kaya isang patuloy na pagtugon. Kaya ito isang
amo, na iniwanan ko sa akin ang kong may kapalang na no, sana ko ay no, lubos natin pakinabangan yung tinatawag ko natin Christocentricity of our faith. Yung si Kristo ang nakasentro ng ating pananampalataya. Kasi sabi na natin, maraming naniniwala na mayroong Diyos. Maraming naniniwala na may iisang Diyos. Pero maliwanag at nais na iparagdag ito ng buong ikapal na higit natin na maunawaan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero po ay higit natin pakinabangan at pagpapasalamat yung pagkakataon na ginamit ng Diyos ang ikalawang persona ng pagka-Diyos. Yung tinatawag po natin dalhin o incarnation, ang pagkakatawang tao ng Diyos ay may malalim na kadahilanan at may lalim na amon para po sa bawat isa sa atin na buntusin po ay tayo tinatawagan ng puno ng kapal na tulangan natin. Katulad po halimbawa na pagtugon. Halimbawa po ngayon sa di po nang aming ginagalawa sa daigdig na ito. Kasi Christocentricity ay yung nakatutok at nakasentro kay Kristo. Ay ano yung makita po natin? Kapag sinabi natin yung awa ng Diyos, tingnan natin yung mukha ni Jesus. Kapag pinag-usapan natin ang pagtugon ng ibaba o sa mga sitwasyon na kinabibilangan natin na nagdanas ng hirap at pagpapakasakit, maraming pigati sa buhay, ay sino yung babasyon ay si Jesus? Sabi nga natin ay sa pamamagitan ng halimbawa na inigay ni Jesus, pinupok, pinatay. Anong ginawa ni Jesus? Magpatawad. Hindi paghihiganti. Eh kapag tayo maghihiganti, hindi Christocentricity yan. Kasi hindi yun yung pamamaraan na ginamit ni Jesus ang kumanti. Kasi maliwanag hindi kumanti si Jesus. Kaya yun yung isang biyaya. Kung may problema na nakikita namin sa ating buhay sa daigdig na ito, ang mukha na hawak natin kalimutan na yun, anong ginawa ni Jesus? At yun ang dapat natutunan natin. Kasi yun ang mukha ng Diyos na ipinamanin ko sa atin. Na kung gusto ko sila, inamis na yung paywagin. The rest, kung halimbawa kung may mga conflicted na nakita natin na nakasakal sa banal na kasulatan, tungkol sa pinahayag halimbawa sa lulong tipa, at saka kayo kayo na sa aking Panginoon sa Kristo, dapat ang pamayanihin natin yun ay nakikita natin kay Jesus. Kasi yun yung mukha ng Diyos na ipinakita niya sa akin. Na kung saan ay nawako ay magkabayan tayo, konkretong magkabayan tayo na masabi natin na maliwala kasi bakit? Hindi yung anak ng Jesus. Kasi yun ang pinapakita ng Jesus. Bagamat masabi natin na nasa banal na kasulatan din ito,
Pero pag sinabi na rin tayo mga Kristiyano, ang pinakamuling basihan ay si Jesus. Ano ang sinabi ni Jesus? Ano ang ginawa ni Jesus? Ano ang nakita ni Jesus? Yun ang nais ng Diyos. Noong madalang sa tatlo, ngayon, naway, huwag natin kalimutan na higit natin maunawaan sa higit ng pagkilos natin sa daliging na ito. Kaya ito po yung ipanalangin natin, kaya bahagi yun ang ating pagtugon na nasabi ng mga po, wala po yung linggo ito. Kausapin natin sa Jesus. Kinakailangan na makilala natin sa Jesus. At hindi natin siya makikilala kung hindi natin siya nakausap. Or else, ayun ang sabi, magiging mga narinig lang natin, nabasa lang natin. Pero we have not met mismo si Kristo, ay baka mamaya ay iba yung pagkaintindi natin sa ating narinig at nabasa. Mas may mismo itanong natin kay Jesus, arap-arapan. Kaya napakaganda po ang tinatawag po namin nakasento kay Kristo. At ito po yung patuloy natin yung panalangin sa pagkilos natin sa daigdig na ito na siyang magiging pabantayan ng ating pagkilos bilang kanyang nakasalan. Love.
Manalangin tayo mga kapatid o mga paglakayo ng pinagdal ng Diyos sa mga kapangyarihan. At kapilawa ng Panginoon at ang pagkakalag sa iyong mga kamay sa kapurnan niya ang karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sa bayanan niya ba na. Ama namin, Diyos ka. Sa pagkakalag ng pagkakalag ng mga kalawagan ng aming alay, kami pinagpapasalo ko sa iyong buhay na nakukulang at walang kamatay. Ipagalaw ang aming paginabang sa iyong paibig sa amang aming maasaan ay siya rin umilal sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggang. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at ito. Pinaas na namin sa Panginoon. Masalamat na natin ang Panginoon ang ating Diyos. Marapat na siya ay kasalanan. Ama namin, mapapangyarihan tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ay pinagdiriwang ang pag-ahay ng Mesiyas sa mga tupa na tumumul sa aming lahat. Sa idalang maasaan at ang patapatan niya sa pananagutan, ang siyang umakong sa daring paumay sa Santa Kalawang ng Iasa sa pagkasalupaan. Ang dalawang tao ay dalawang namin na itinangkong o bang mamanan namin sa pakipagkabatid kay Jesus. Kaya kayo sana ang mga angel at isawin ng papuli sa iyo ng walang kumpayo sa kalangitan. Kami nagpupuli sa iyo kadamihan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, o sana, o sana, sa kaitaasan, bilang pala na pahirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan, o sana, o sana, sa kaitaasan. Ama namin, banal, ikaw ang pagdating ng kabanalan, kaya sa pamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalawag na ito upang para sa atin ay maging katawan ng Diyos ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisa ang pusang loob ng aking mundo, ginawa ka niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinag-ahati-hati ngayon, iniabot sa kanyang mga alam at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kain. Ito ang aming katawan na inihahato para sa inyo. Ganyan din naman ang matapos sa makunta ni Kawa kanyang kalis, hindi kanyang pinasalamatan. Iniyamon niya ang kalis sa kanyang mga lapad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito, tinutin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang pinagtipan ng aking dugo na ipubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, pinagawalan niya ng pagkalala sa pagkamatay mo ng pagkabuhay ng manapang nangyari namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang araw sa nakakalawag ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami minarapan na tumayo sa ramang para maglingkod sa iyo. Iisinasama namin kami ang sasalo-salo sa katawan at ugo ni Kristo, ayaw mulod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linawin mo yung simbahang laganap sa buong lindig, mas musim mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francis ni Benaventura,
Alagaan mo rin ang mga kapatid natin na hinlayo, na may pagkasang sila'y ulit mamumuhay, kaya hindi niya lahat ng mga kumana. Kaawaan mo sila at tumulim sa iyong kalipunagan. Kaawaan mo ang kapatid na pinahan ang pasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahala Virgen Maria ni ng Diyos. Kaysa na maamustar na lahat ng mabanal na buhay dito sa daigdig ng kalipunagan sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang patupuloy sa kalagaman mo. Sa pamagitan ng anak ng aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ng Kristo kasama na sa kanyang lahat ang parang at patuloy sa iyo. Diyos ang mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawa naman. Upang tunay natin makita kay Jesus ang pinasasabi ng Ama. Thank you.
Thank you.